Jamie Sullivan had leukemia. Jamie, sweet Jamie, was dying. Aka, ano naman nga eh. Mapa favorite love story o drama sa TV, certified emo si Lola Lily. Pag pinapanood mo yan, parang ikaw ang nandun. Pagka nga may problem, palagay mo may kaibigan ako na magkukwento ng problem niya, hindi iiyak sa akin. Eh, dalawa na kaming iiyak. Emotera rin daw ang may-ari ng kaina na si Jane. Madalas ding naiiyak, pero dahil naman sa katatawa na nakakagaan daw ng kanya mga problema. Wala lang, dinadaan ko lang sa tawa. Bakit? Kasi ayoko na naman rin makakita nila na ano, problema ko ganun. Saya, lungkot, takot, galit. Ilan lang yan sa mga tipikal na emosyon ng isang tao. At sa isang survey ng American Research Agency na Gallup sa 151 bansa sa mundo, lumalabas na ang mga Pilipino raw ang pinaka-emosyonal o masidhi ang pagpapakita ng damdamin. Kasalungat naman ang Pilipinas ang kapitbahay nating Singapore na ang mga mamamayan daw ay hindi gaanong naglalabas ng emosyon. Paliwanag ng isang psychologist, ang masidhing pagpapahayag ng damdamin ng mga Pinoy nag-uugat daw sa natatangi nating kultura. Remember, very maternal tayo, Mama Mary. And what is the characteristic of a mother? Nurturing, caring, diba? At between the mom and the dad, si mommy ang emotional. What did the Spaniards use to control the Filipinos before? The friars. What is the friars? Diba, the Filipinos look up to them. They are so afraid of them. Pero di rin daw maganda ang labis na emosyon. Ang taxi driver na si Mang Philip, sinisikap daw maging chillax parati. Kahit minsan, matumal ang mga pasahero o may nakakainkwentrong pasahero o kapwa driver na mainit ang ulo. Mahabaan ang pasensya kasi pagka inuna mo init ang ulo mo, nakakabaril nga sa kalsada eh, di ba? Kaya payo ng psychologist, iangkop sa sitwasyon ang emosyon. It comes from the heart, but it comes with being aware of it. Because that's your own body. Nobody can take away those emotions from you. Be aware of it. Is this emotion healthy for me at the moment? Para sa Barangay Saksi, Tricia Zafra, Tagulas.